Gerald, as a director, what is your style as a director to actors, for example? Okay. Parang ang mas malaking effort sa akin yung casting kaysa yung actual on the set. Kasi pag kinast mo na yung mga tamang tao, gagawin lang nila yung trabaho nila eh. So talk about the process of casting Goyo. For Paolo, nagpa-audition ako for the Gregorio Del Pilar role. And then, ang hinahanap ko is yung internal na process. Kasi dapat contrast kay General Luna. Si Luna kasi was all exterior and galit. And then kay Paolo, I mean for Goyo, kailangan internal naman yung conflict niya. So how do you see that? You make them read? Yeah. You make them act? You give them lines? Yes, may mga lines. Bulan! Sa halip na maupo tayo dito, nandoon sana tayo sa labas kasama ang ating mga kababayan, nangangalap ng armas, naghuhukay ng mga tsinsera, at sinasanay sila para lumaban. Huwag ninyong pakinggan ang matatamis sa salita ng mga Amerikano. Walang lugar para sa mga bulan ang gabineteng ito! Negosyo o kalayaan! Bayan mo sarili! Pumili ka! Paano niyo masisikmura mag-usap tungkol sa negosyo kung mga alipin tayo sa sarili nating bayan? Kilala kita. Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at nang malagay na sa panganib ang Espanya, lumipat ka agad ng bagod. Ngayon tayo na sa panganib, makikisipin ka naman sa bandila ng Amerika? Magtitili ka. Lahat tayo may interes. Tao lamang. Paano niyo masisikmura mag-usap tungkol sa negosyo kung alipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin. Pendejadas! Lahat tayo may interes. Tao lamang tayo. Ay! Paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Pendejadas! Aaminin ko may batayan ang pagdududa ng lahat. Nasa Washington si Senyor Felipe Gonzillo upang katawanin ang ating republika. Hindi masama maghintay ngunit hindi rin masama kung sabay palalawakin na palalakasin ni General Luna ang ating puwersa militar. Mga Ginoo, ipagdasal natin ang kapayapaan, ngunit paghandaan natin ang digmaan. Ganito na muna ang patakaran natin ngayon. Aaminin ko na may batayan ang pagdududa ng lahat. Hindi masama maghintay, ngunit hindi rin masama kung palalakasin ni General Luna ang ating puwersa militar. Mga Ginoo, ipagdasal natin ang kapayapaan. Ngunit pagandaan natin ang digmaan. Nagsimula yun doon sa picture niya sa 10 pesos. kasi palagi ko kinukwento yun, kasi audition ko kay direct. So pumunta ako doon, hindi ko alam yung kung sino yung audition ko. Tapos sabi nila, si Mabini. Tapos sabi ko, pakipusan nga sa... Pakigoogle nga yung picture ni Mabini lang ulit. I just want to channel. Ang pinakita sa akin yung 10 pesos. Nakita ko taas ng hairline ni Mabini. So, pareho kami ng hairline, okay, na channel ko na. So actually, sinimulan ko talaga doon sa physicality. Tapos, in-imagine ko, ano pa ang tumatakbo sa isang tao? How will the body react to the seat if I cannot feel half of my body, the lower part? So umupo ako na hindi tinatanggal ko yung tulak ng lower part of my body. So ang ending ko, bumagsak yung shoulder ko, tapos medyo parang kumupi yung knees ko, yung parang gumanyan yung paa ko, tapos nakaganon yung buhok ko. Sabi ko, pwede na to. So pumasok ako sa audition, upo ko talaga, gumanoon ako, nakagano'n yung buhok ko, nagtawanan na lang sila direct, para sabi, did I get the role? Nagtawanan sila eh, ewan ko. Diba? So actually it's really channeling the character. Pero ang isang palagi ko tinitingnan na picture niya sa Guam, na black and white na, pumose siya. Parang ginanumpan niya yung paa niya, direct yan. Yeah. Parang may picture siya na, parang one of his last photographs. Actually, pa-uwi na yata siya, kasi alam ko may sakit na siya ng picture na yun. Parang nagpa-picture siya na ganyan. So, parang ano po eh, parang hindi mo mararamdaman na may polio siya. So, pinapakita niya na parang wala siyang polio. So yun yung chinanel ko. Siguro yun yung one of the reasons why he was called the Sublime Paralytic. Pero isa sa mga pinakamalaking
imagination na ginawa ko para sa kanya. Ano ba ang tumatakbo sa ulo ng isang taong alam niya na siya ang pinakamatalinong tao sa kwarto, pero pati pag-ihi niya tatawagin niya yung mga kawal para tulungan siya. So yung inferiority niya, siguro that's what made the General Luna, the Articulo Unos, Mabini, human. Siguro yun rin yung pinaglaruan nila direct na, oh, lagyan mo nung konting, palaging nung, maraming mga directives sa akin na binigay si direct na, na para maging human si Mabini. It is not Mabini who knows it all. And yung kay Paolo, ano siya, parang love letter yung binasa mo, di ba? And then kay Mon, may sa script, di ba? From the script lang from yung... the script. Yung matanda na sa General Luna. Malaking bago kang kamatayan, General Luna. Siya lang ang may kakayahang gabayan tayo patungo sa kasalinan. Siya ang pinakamatalino kong general. Bakit ko siya papatayin? Walang sabuhatan. Walang nagpanta. Si Luna ang pinakamahusay kong general. Natalo lang ako sa digmaan. Natalo tayong lahat. Do you explain the character before you ask actors to read? Yes. Naka-apply daw ako. Oo, naka-ano siya. Malinaw siya. Malinaw. And then, once na nabigay ko na lahat yon, trabaho na nila na i-interpret yon. So pagdating sa set, ikaw yung director na hindi ipinapakita sa artista kung saan dadapo ang kamay, kung saan ang mata. Trabaho nila yun. Trabaho nila yun. Oh, I mean, blocking, syempre, ako, pag-blocking. Pero otherwise... Because of the camera. Oh. But how the actor is going to attack the role, trabaho niya. Yeah. Minsan na lang, pag medyo lumalampas na lang, doon ko na lang sinasabi na, hindi, medyo dito mo padaanin yung... Lumalampas ang... Yung emotions or yung interpretation. Okay. Dahil may hinahanap ka na level, halimbawa, ng emosyon. Ganun. But that's a great responsibility also for the actor. Yes. Yeah.